Pinag-aaralan na ang pagbibigay ng ayuda at posibleng pagdeklara ng state of calamity sa Zamboanga City dahil sa epekto ng masamang panahon. Detalye tayo sa ulat on the spot ni Efren Mamak ng GMA Regional TV. Efren? Rapi di nakaligtas sa malawakang pagbaha ang mahigit na 4,000 pamilya sa Zamboanga City bunsod ng mga pag-ulan nitong linggo. Nagpapatuloy din ang pagdadalamhati ng mga kaanak na mga naging biktima ng landslide. Ayon sa CSWDO, nakatagdang makatanggap ng financial assistance ang mga pamilya na naging biktima ng landslide bukod sa mga nabaan. Ayon naman sa Office of the City Agriculturist, nag-a-assess at nag-validate na umano sila sa mga pinsala sa agrikultura dahil sa malawakang pagbaha tulad dito sa Palayan sa Barangay Talisayan. Sa pagtatanong natin sa mga magsasaka, may bahagi ng Palayan o Palayan kung saan nasira ang baha, ang mga pinunlang bini ng palay na nasira din ang ibang pananim tulad ng kalabasa at okra. Makikita din ang mga magsasaka na sinusulit ang mga natitirang bunga ng sitaw na tira ng baha. May iilang puno din ito ang nalalanta dahil nababad sa tubig. Sa initial na tala ng OCA as of July 16, umabot sa 280 hectares na palayan ang nasira, 110 hectares din para sa gulayan at 2 hektarya naman para sa maisan. Ang report ng OCA nakatagdang isumite ngayon sa ZZDRRMO, Department of Agriculture at DFAR para sa posibleng ayuda para sa mga magsasaka. Rapi, sa ngayon pag-uusapan ng LGU kasama ang iba't ibang ahensya ng gobyerno kung magdedeklara na ba na panibagong state of calamity bunsod ng malawakang pagbaha sa Zamboanga City. Rapi. Maraming salamat, Efren Mamak ng GMA Regional TV. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga Kapuso Abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.